Magandang araw sa ating mga OFW. So, for today's video mga kabayan ay ituturo po natin kung paano magpa-appointment ng PSA birth. Kung kayo po ay gustong kumuha ng PSA birth mga kabayan, ay ganito po ang proseso sa pag-appointment, no? Sa pagkuha ng PSA birth certificate. So, unang-una mga kabayan ay i-search lang po natin yung PSA online appointment. Okay, PSA online appointment. So, scroll down lang po natin. Ito po mga kabayan, itong website na PSA online appointment system, Philippine Statistics Authority. Click po natin yan mga kabayan. So ito na po yung main page ng PSA. Okay? Philippine Statistics Authority. So pagdating po dito, i-click po natin tong nasa gitna mga kabayan. Yung itong marriage, birth, date, sinumar. Okay? Click po natin to. Civil Registration Service Appointment System. Ayan, welcome to the PSA online appointment system. So scroll down lang natin mga kabayan, okay? Pwede po nating basahin, okay na, mayroon pong step by step, no? Okay, so scroll down lang natin hanggang sa ibaba, hanggang makita natin yung I agree. Okay? Ayan, I agree. Click lang po natin to mga kabayan, I agree. And then click next. Meron pong important reminders, no? Okay, click next. Ayan. So, please specify the PSA outlet where you want to set an appointment. Okay, for first time, CDLI or court decrees and legal instruments, request please book an appointment at East Avenue. Okay. So, choose natin yung ating region kung saan po tayo kukuha ng ating PSA certificate. Okay? Choose natin. Kung kayo po ay nasa region 1, region 6, o ano, so hanapin lang po ninyo dyan, no? So, ako po ay region 7. Ayan. So, next up po natin, choose an outlet. Okay? So, pilay po natin kung saan po sa region 7, no? Yung aking kukuhan. So, meron pong Cebu, Dumaguete, and Tagbilaran. So, ako po yung Tagbilaran outlet, no? Dito sa Region 7. Ayan. Ayan po yung address, no? Outlet address dito sa Tagbilaran. Okay? So, next po natin. Click next. Ayan. So, ito na po yung form, no? Details na dapat natin i-fill up. Please provide your contact information for the appointment. We will send you a copy of your appointment confirmation via email. Okay? Next, if you are making this appointment for someone else, please indicate their contact details and take note that all the reminders and requirements will then apply to them. Next, if you are requesting for someone else certificates, use your own personal details in this form. You'll be able to indicate their names on the next page. Okay? Ayan po, no? Lagay po natin yung ating pangalan, no? So, ayan. Next, middle name. Kung mayroon po kayong middle name. So, next, last name. Ayan. Okay. So, next, note your complete name should match with the ID you are required to bring with you, you know. So next, yung ating email. And mobile number. Yan, yung ating mobile number. So next po tayo. Click po natin yung box mga kabayan. I agree.
Okay, I agree to the collection and use of the data that I will provide through this form by PSA for the purpose of booking an appointment. I understand that the collection and use of this data, which may include personal and sensitive personal information, shall be in accordance with the Data Privacy Act of 2021. So, click next, mga kabayan. Yan. We have sent a 6-digit verification code to your registered email address. Okay, so hanapin lang natin sa ating email. No? Ayan, meron pong sinend si PSA. Okay, click po natin. Ayan, ayan po yung code or PIN. 6-digit PIN. Yan po yung ating ilagay doon sa kanilang hiningin PIN code. Okay? 7080-33. Okay, dito pa natin ilagay. 7080-33. Tama ba? Okay, tama. So, verify. Click po natin yung verify, mga kabayan. Ayan. Please enter the certificates you are requesting for. Okay. Certificate type. Type. So, kung ano po ang inyong kukunin. Live birth, marriage contract, sinumar, or certificate of date. Okay, ako po ay live birth. No, PSA live birth. So, next, relationship. So, kung kayo po ang mismong kumuha, ay self. Okay? Self. First name. Ayan po yung ating first name. Middle name and last name. Okay? So, click next. Ayan. Please select your preferred date and time of appointment. Ayan o. Oh. So, piliin lang natin yung date kung kailan po yung ating gustong kunin na appointment. So, balin po ngayon po ay October 18. So, available po October 20, 21, 24, 25 hanggang 28 and 31. Okay? Yung kunin ko po ay 21. October 21. Ayan po. Okay, so scroll down natin and click. Mayroon pang oras. Okay. So, mayroong oras. So, sa aking kinuha po ay October 21, Friday. And mayroon pang oras dito. Available slots. So, siguro mga 9 a.m. Pwede na yan. Okay. And then click next. Ayan. Please review the details of your appointment. Keep in mind that this appointment is non-transferable. Ayan po, appointment details, mga kabayan. Nandiyan po yung ating appointment details. No? Ating pangalan, middle name, last name, outlet, outlet address, pizza at oras. Ayan po, no? So, confirm. Click po natin yung confirm. Yan. Appointment confirm. You have successfully booked an appointment in Tagbilaran Outlet on Friday, October 21, 9 a.m. So please monitor your email account regularly for any announcements regarding your appointment. And po, mga kabayan, okay? So, at tayo po ay nakabook na ng appointment sa ating PSA live birth. Click next. Yan. Ito po ang ipakita sa guard, mga kabayan, itong QR code. No? Bago po kayo makapasok sa PSA office or main office, kailangan po natin ipakita or ipresenta yung ating QR code ng ating appointment, no, sa guard bago tayo papasukin sa PSA office. So print natin yung ating appointment form. Okay, print natin yung ating appointment form, mga kabayan. Ayan, kailangan po natin i-print yan, i-download. Ayan po, mga kabayan, ito po yung ating appointment form, no? Na dapat nating i-print
And ito po yung dalhin doon sa PSA offices. Ayan po. So, print lang natin yan mga kabayan. Ayan. For print PDF natin. So, ganyan lang ako kadali mga kabayan. Paano magpa-appointment dito sa PSA Berth? Okay.